Hindi dadalo sa darating na July 22 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Sinabi ng pangalawang pangulo na itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si VP Sara sa dahilan ng kanyang pagliban sa SONA. I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Naniniwala naman si House Secretary General Reginald Velasco na maaring nagbibiro lamang si VP Sara. Ayon kay Secretary General Velasco, tanging sa Estados Unidos lamang, may itinatalagang designated survivor at walang ganito sa Pilipinas. Sa Estados Unidos, ang designated survivor ang isa sa mga opisyal ng pamahalaan na maaaring humalili sa Pangulo na inilalayo kung nagtitipon ang mga nasa presidential line of succession gaya ng SONA upang matiyak na may papalit bilang Pangulo sakaling may mangyaring catastrophic o mass casualty event. Sa Pilipinas naman, ang vice-presidente ang nakatalagang humalili sa presidente sakaling masawi ito o mawalan ng kapasidad na mamuno sa bansa. Kasunod ng VP sa presidential line of succession, ang Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Supreme Court. Magandang araw mga banateros at ito na nga, meron na naman tayong breaking news. Ano ito? Hindi a-attend si VP Sara Duterte sa SONA. Naku, sinabi ko na eh, di ba? Sinabi na natin to eh. Oh, sabi ko naman sa inyo, si VP Sara Duterte, hindi po yan plastic. Diba? Si VP Sara Duterte ay totoo pong tao yan. Ibig sabihin po, hindi po yan na trapo o di kaya hipokrito. Pag hindi niya type, hindi niya type. Pag hindi niya korsonada, hindi niya korsonada. At eto na nga, simula na ng paghihimagsik ng mga kalooban, ng mga tunay na nagmamahal sa mga Duterte at ang paghihimagsik ho sa tunay na pagbabago. Kaya alam nyo po, nakakatuwa dahil yung mga ganitong mga pangyayari, tayong mga umaasa sa pagbabago ay nabubuhayan. Alam naman po natin na marami po sa inyo, hindi po ako kasama doon, na nabudol. Ha? Pero gayon pa man, hindi na mahalaga yan. Ang importante, ito pong mga pangyayari ngayon na kung saan nagigising na ho ang mga kababayan natin at sinasabi nila tama na, sobra na, ha? At talaga namang hindi na maganda po ang nangyayari sa ating gobyerno. Tayo'y mapapahamak na. Hindi lamang po sa mahal ng bilihin, hindi lamang po sa kahirapan, hindi lamang po sa walang kalayaan, tayo po'y mapapahamak sa gera ng iba. Diba? Hindi naman nating gera, tayo nakikisawsaw, nakikisali. Dahil lamang sa mga sariling pang-interes ng mga iilang politiko sa Pilipinas. At eto na nga, nagsalita na o si VP Sara Duterte. O pakinggan ninyo ha, dahil napakamalaman po nitong kanyang sinabi. Malupit na malupit sa malupit ang kanyang sinabi. Nakakagimbal, nakakagulat po. Eto ha, pakinggi. Ha, eto. Pasok. Ano mo atan ka sa SONA, VP? Atan ka sa SONA? No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Naku po. Ano daw yun? I will not attend the SONA. Yun ang unang bagsak. Di ba? I will not attend the SONA. Palakpakan! Iyan po ang unang bagsak ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi ako pupunta sa mga tambaloslos. Hindi ako pupunta dyan sa kampo ng mga damunyo. O, di ba? Umalis kayo mga damunyo kayo. Di ba? Ayaw niyang makihalo sa mga damunyo. Alam naman po natin kung kaninong kampo yung kamera na kung saan pagdadausan ng SONA ni Marcos. O hindi sa kampo ng mga damunyo. O ngayon, ayaw niya hong pumunta. Yan ho ang kanyang unang bagsak. Pero yung pangalawang bagsak, yun ang pinakamatindi. Ano? I am appointing myself as designating survivor. Designator survivor. Designating survivor. O basta yun na yun. Alam nyo, kasi itong sinasabi niya. Ito, pakinggan ha. Attend ka sa SONA? No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Designated
Survivor. Ayun. Si Banat pa eh. Pasensya na, gigising lang. Designated survivor daw. Ano ho ba itong designated survivor? Sino ho dito nakapanood ng designated survivor na napakagandang TV series sa Netflix? Naku. Parang ano yun, parang ikinunik niya. Netflix kaya naging presidente. Tapos Netflix kaya... Naku. Netflix to ah. Alam niyo ba yung designated survivor na TV series? Yung po eh kung saan eh nagsama-sama yung mga politiko doon sa TV series na yan, doon sa kanilang ewan ko kung Congress din yun, pero basta may sama-sama yun kasi parang may sona rin eh. Tapos sumabog. Ang natira ay yung pinakabida na wala doon sa event na yun. Tapos dahil wala siya doon sa event na yon, dahil siyempre, alam mo naman, sumabog, di ba? May umutot. So sumabog po yung Congress. Eh, alam mo naman mga demonyo, pagka umutot yan, sumasabog yan. Tapos, yung natira, yung bida na nasa labas. O, yung kaya tinawag siyang designated survivor. Ibig sabihin, pagkatapos nung nangyayari na yon, siyempre nategi na yung mga nagurgur lahat ng mga tao doon. Siya ngayon na naging presidente, yung natira sa labas. Mukhang malaman ho ito, ha? Ano sa tingin ninyo? Sa tingin ko, malaman to. Malupit to. May ibig sabihin ito. Hindi, ako lang. Sa akin lang naman po. Sa tingin ko, may ibig sabihin ito. O, di ba? Sa tingin ko lang talaga. Ito, sa tingin ko lang naman, ha? May magaganap sa zona. Ako, hinala ko lang naman. May magaganap sa zona. Alam mo ko ano? Ano? Gusto niyo kwento ko? Ito na yung chismis na sabi ko sa inyo, kikwento ko eh. Kaya lang ayoko yung chismis kasi hindi pa confirmed. Pero, nagsalita na si VP Sara Duterte. Alam mo ko ano magaganap sa zona? Ha? Abangan mamaya sa live ko. Hindi, biro lang. Biro lang. Kayo naman, oh. Biro lang. Ang magaganap po sa zona ay walang iba kung hindi ang zona. Gago! Ang magaganap po sa zona ay walang iba kung hindi ang speech ni Pangulong Marcos. O bakit? Ano ba talaga nagaganap sa zona? Di ba, yung spets? Yung napakahabang binabasa na spets na wala naman nakakaintindi. O, di ba, yung iba doon nakikikain lang. Sa bagay, kung 20 million nga naman ang pagkain. O, naku, sino kaya nag-design yan? Ang tanong, makikikain kaya yung tansong Pinoy? Ha? Kasi grabe, ha? Ang lapad-lapad mo na tansong Pinoy, sobrang laki mo na, ha? Talagang gumbum-bumba, ganun ka na. Ha? Nakakasya ka ba si elevator? Ang liit mo na nga. Ang laki mo pa. Ano ka na niyan? Paano ka mag-helicopter niyan? Helicopter. Di ba, papa? Ang sagwa naman. Hindi ko ma-imagine. O, di ba? Hindi, anyway, sa totoo lang, yung mga tao naman dyan, kahit hindi naintindihan yung spets, talaga nga namang pumupunta. Lalo na ngayon. Kasi ngayon nga naman, grabe yung kanilang pagkain. 20 million. Ano kaya meron dun? A. Champagne? Ano ba yung mamahaling champagne na yan? Yung mot? O, ha? Pangalawa, meron kaya mamahaling pulburon dyan? Hindi ko alam. Malay mo, merong ano dyan, yung pulburon na ang flavor niya is caviar, mga ganun-ganyan. Di ba? Malay mo naman. Baka din merong mga pa-oyster dyan. Hindi natin alam. Alam mo na mga congressman, mahilig yan sa mga oyster. Di ba? Yung mga sa mga bisaklat na. Di ba? Basta yung mga bata-batang oyster. Yan ang mga gustong-gusto ng mga congressman. Hindi natin alam kung 20 million na yan ang gagastusan.
Basta alam nyo naman, grabe ho ang gastos niyang SONA na yan. Pero okay lang yan. Ako may idea ako. May idea ako. Pero hindi ko sasabihin sa inyo. Alam ko kung bakit 20 million yung ano yung gagastusin sa SONA. Alam mo kung bakit? Yun sabihin ko. Hmm? Alam mo ano? Ganto lang yan. Siguro naisip nila. Bongga na natin, sarapan na natin. Bakalas na natin 'to. Ah, bakit last? Sama mo naman ba nat ba? Hindi, I mean last niyo na ngayong taon na 'to. Hoy pa. Muntakin mo yung panahon na. Pumbihirang buhay ire. Hindi daw, hindi pa sure kung kakantahin nila yung ha? Pinipilit nila yung mga ibang mga departamento na kantahin yan. E palpak. Kapalpakan talaga. Ewan ko, feeling ko kaya naman nila pinilit yon para sabihin, hindi sayang yung ginastos doon sa... Hindi pa nga natin nalalaman eh. Hindi pa nga nila nilalabas kung magkano ang gastos diyan sa panahon na. Nang panggago, di ba? Hindi natin alam kung magkano ba talaga yung gagastosin diyan. Pero ginastos diyan sa bagong kanta na yan. Pero gayunpaman... Natatawa ako kasi akala ko ba gusto niyong kantahin yan sa mga government ano. Pero dito sa camera, hindi niyo kakantay na. Hindi, gusto ko makita yung mga congressman eh, kumanta ng Panolo! Alam mo kung bakit? Ganyan na sayaw dyan ha? Alam mo kung bakit? Kasi para naman kayo mga robot eh. Sunod-sunuran kayo kay Tamba eh. Ayong mga congressman, hindi naman talaga kayo tao. Robot kayo. Kaya pagkakinanta niyo, ganyan kayo, ah. Alam mo kung bakit? Puro kayo mga robot. Sunod-sunuran lang sa kung ano man ang sabihin ng inyong speaker. Kaya bagay na bagay ang kanta na yan. Antayin nyo na. Nahiya pa kayo, eh. Oh. So anyway, ayan po ang ating pahayag ng ating susunod na Pangulo. So balik tayo sa designated survivor. Ito ngayon ang tanong. Ito ba'y opisyal na ginawa ng pamahalaan na meron talagang designated survivor? Or ito ay may pahiwatig si BP Sara Duterte? Naku po. Basta ako. Biglang bigla akong tumaas ang aking mga dugo. Sabi ko, ayos to ah. Magandang pangitain to. Hindi kasi alam mo ito lang. Ito lang ha. Simpleng-simple lang ito mga kababayan. Makinig kayo ng makinig ha. Ito lang. Simple lang ito. Yung ganyang bitaw ni BP Sara Duterte. Alam mo naman si BP Sara Duterte. Pag bumitaw yan. Pag mag-bars yan. Unique yan eh. Talagang malaman. Kaya nga nagigimbal. Nagigimbal yung... Diba noong una yung sinabi niya tungkol dun sa joke-joke niyang pulburon. Namimigay ng pulburon. Yung mangga, marami, di ba? Yung mga ganyan, yung mga kinikwento. Eh, kita mo naman, talagang nagigimbal ang tao. Yung tatlong Duterte, tatakbo, talagang talaga nga namang alam mo, medyo nagimbal ang mga tao nun. Ibig sabihin eh, maraming naaning. Feeling ko, sa akin lang naman, BP Sara Duterte, hindi ko na ano ha, pero feeling ko, pinagtitripan ito ni Madam eh. Yung mga bad shot sa kanya. Hindi, feeling ko pinagtitripan niya yung mga praning. Mga praning. Hindi, totoo ah. Feeling ko lang naman, pinagtitripan niya yung mga praning. Oh. Alam mo kung bakit? Sigurado ako maraming mapapraning dyan. Lalo na yung mga abusado sa kapangyarihan. Hello, Secretary Abalos! Kamusta ka na? Ha? Hindi, feeling ko lang naman. Yung mga abusado sa kanilang kapangyarihan, pinariringgan niya. PNP Chief, kamusta na? Hindi, tinatanong lang naman ng mga kababayan natin, bakit ganyan ang bitaw ni BP Sara Duterte? Designated survivor. Ang lupit.
Ito talaga ang pinakamalupit na mag-bars. Yung simple lang, pero pasok eh. Higa nga eh. Di ba? Pasok na pasok yung bitaw ni madam eh. Designated survivor. Nako. Sigurado ko. Ipubusta ko sa inyo. Maraming mapapraning. Maraming mapapraning dyan. Tapos baka mamaya sasabihin na ng iba, kakasuhan na yan, kakasuhan na. Nagbanggit lang ng TV series eh. Biglang kakasuhan na yan, kakasuhan na. Mantakin mo. Kasi yung pelikula na yun, yung TV series na yun, talagang malupit yun eh. Nawala talaga lahat. Ang gobyerno, ang natira lang yung designated survivor. Siya na lahat. Siya kumikilo sa lahat. Ganong kalupit yun, mapanood nga uli. Hindi ganong kalupit yung designated survivor na yun eh. Ibig sabihin, ikaw na lang natira. Eh, yun ba ay literal na sinasabi ni VP Sara Duterte? O baka naman... Baka naman hindi literal at sinasabi lang niyang ako yung nananatiling nakatayo dahil lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay bumagsak na, di ba? Bumagsak na ang tiwala ng taong bayan sa kanila, bumagsak na ang kanilang mga karir, bumagsak na ang kanilang ratings, kaya ako na lang nananatiling survivor. O, di ba? Palakpakan. Hindi natin alam kung alin dyan ang ibig sabihin ni Madam VP Sara Duterte. Pero ito ang sigurado natin. Ito sigurado natin. Ha? 100%. Walang kaduda-duda. Hindi a-attend si VP Sara Duterte ng SONA. At dahil dyan, isang malupit na palakpakan. Maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, Banat. Boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros, sa'y walang pagkakas.